So today, bibigyan ko kayo ng tips and guide kung plano nyo mag-install ng mga alarm sa motor natin. So itong example ko dito, ito ko yung alarm, Chiro Biker yung brand. Same lang siya ng connection sa mga two-way alarm. So ang gusto ko lang kasi sa token alarm is nagsasalita siya. Naboboringan lang kasi ako sa two-way alarm. So nasa inyo pa rin kung ano yung gusto nyong install para sa inyong mga motor. So para sa akin lang naman, mas gusto ko yung token alarm kasi pag nag-start, nagsasalita. Pag pinatay, nagsasalita. Then pag nag-signal light, nagsasalita. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pero sa connection, same lang sila ng mga two-way alarm. So habang hindi ko pa nga ito kinakabit sa Mio Sporty natin, bibigyan ko muna kayo ng mga guide. So makakatulong to lalo na kung first time nyo mag-i-install ng mga alarm sa motor natin. So syempre dahil wirings to, importante na alam nyo yung bawat connection nito. So dahil medyo marami siyang wire kumpara sa mga ibang device na kinakabit natin sa mga motor natin. Ginawa ko itong video na to para din syempre hindi kayo maligaw kung sakali na mag-install kayo ng mga alarm sa mga motor natin. So lahat ng mga nalalaman ko ay ituturo ko sa inyo mga boss ngayon dito sa aking video na to. So ito, kaya mapapansin nyo dito, dalawa yung speaker na ito. Kasi nga, ito ko yung alarm siya, yung isa dito para dun sa alarm or dun sa ingay ng alarm natin. At yung isa naman para naman sa mga voice. Kasi nga, ito ko yung alarm siya. Kaya hiwalay yun mga boss. Pero sa mga two-way alarm naman, isa lang yung makikita nyong speaker. Yan. So kaya lang naman kasi dalawa to dahil nga token alarm nga yung aking gusto. Then ito naman yung device, pinaka-device ng ating alarm. So meron yung dalawang socket, isang puti at isang black. So yan, yung dalawang yan para yan sa mga speaker natin. Tapos mapapansin nyo din na meron ditong kulay blue. So, itong blue na to, antenna lang yan. Dahil wireless remote nga tayo, kaya kailangan niya ng antenna. Then, ito na yung kanyang wirings. So, ito yun. So, tanggalin natin dito. Yan, ikakabit nyo dito yan. Sa socket. Yan. Install nyo lang dyan. Okay, tapos ito na yung kanyang mga wirings. So, pare-parehas lang naman to sa lahat ng mga alarm. Meron silang 8 wirings. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. O, bago ko ituloy yung pag-explain sa bawat connection nito, nung 8 wiring na to, 8 wire na to, tuturo ko muna sa inyo kung paano ginagamit yung remote. Yan. So, mapapansin nyo rin dito, dalawa yung remote natin. So, siguro magtataka kayo kung bakit dalawa yung nakalagay dito. Parehas lang naman sila ng function. Parehas lang sila. Pinagkaiba lang nila, meron itong slot na ito, pwede mo siyang ipaduplicate yung susi mo. Okay, so yan. Kunyari, may susi ka. Gusto mong ipaduplicate dito, pwede. Kaya siya may ganyan.
At syempre, reserva na rin sakaling mawala yung isa mong remote. So, yun lang naman yun. So, dito tayo mag-demo kasi ito yung mas maganda. Gusto ko. Yan. So, meron dito sa taas, ayan, yung ganyang sign. Ayan yung arming button natin. So, pag pinindot natin yan, tutunog yung motor natin. At pag once na ginalaw yun, mag-a-alarm yung motor. So, meron naman tayo ditong disarming button. So, syempre, bago natin i-start yung motor natin, i-disarm muna natin. Kasi pag in-start mo yan ng naka-arm, tutunog yung motor mo at mamamatay. Kaya ka na kailangan ng disarm button. Then, itong parang bell na yan, ano lang siya, motorbike locator siya. So, example, maraming motor at nakapark yung motor mo doon at nahirapan kang mahanap sa sobrang daming motor. Pag pinindot mo to, iilaw yung mga signal light mo at park light mo, then tutunog na rin. So, para malocate mo kung nasan banda yung motor mo. Yun lang naman yung purpose niyan. Tapos, meron tayong kidlat dito. Yan. So, kidlat na yan, yan yung start button natin. Wireless start button natin. So, pag pinindot mo ng dalawang beses, mag-i-start yung motor natin. So, pag pinindot mo yung mga button natin, meron diyang, may ilaw yan. Ayan o, may ilaw. Ayan. So, yun lang naman yung function ng remote. So, proceed na tayo dito sa pinaka-importanting part ng ating video. Yung mga wiring connection ng bawat wire. So, importante itong alam nyo mga boss para hindi kayo maliligaw kung sakaling plano nyo mag-install ng alarm sa motor nyo. So, walo yung wire natin dito. Yan. Pero ang madalas na ginagamit lang naman dito is yung pitong wire. So, yung isa dito, hindi naman siya masyadong ginagamit. So, walin dito yon mga boss. Yung kulay pink dito. Bira naman itong gamitin kapag nag-i-install sa ng alarm sa mga motor natin. So, mamaya explain ko sa inyo kung bakit siya bihira gamitin. So, dito muna tayo mag-focus sa pitong wire. Yan. So, mapapansin nyo dito, meron tayong dalawang yellow dito. Ang dalawang yellow na yan, kinoconnect natin yan sa ating signal light, sa positive line. Yan. So, dalawang yellow, kahit magkabaligtad kayo, pwede. Pero sa talking alarm, hindi kayo pwede magkabaligtad. Kasi example, nilagay mo to sa left, para sa right pala to. Pag nagsalita yung motor mo, imbis na right, sasabihin niya left. So kaya kailangan, bago nyo siya i-install, dapat siguraduhin nyo muna na para sa kanan talaga to or para sa kaliwa. So dapat parehas ng salita niya kung saan kayo mag-signal light. Itong yellow, sa signal light yan. Positive yan mga boss. Then meron naman tayo dito, makikita. Black. So, ang black natin, siya yung negative ng ating device. Yung ground natin. So, i-coconnect natin to sa ground or sa negative ng battery. Then, meron tayo dito makikitang red. Yan. Yung red wire natin dyan, mga boss, i-coconnect naman natin siya sa positive ng ating battery. Pero, tandaan nyo to, huwag nyo basta-basta itong irerekta sa battery natin. Kailangan natin dyan ng fuse. Kahit anong fuse. Then, yung red, kukonnect mo dito sa fuse. Tapos, ito yung irerekta mo sa positive ng battery. So, para maiwasan natin na ma-damage yung remote natin once na magkaroon tayo ng short circuit, dapat may fuse. So, yun lang naman kasi yung ibang alarm meron na siyang built-in na fuse pero ito kasi wala. So, basta red positive na kailangan ng fuse. Then, meron tayo ditong orange. So, yung orange natin mga boss, kinoconnect natin to sa accessories wire ng motor natin. So, ano ba yung accessories wire ng motor natin? Ito yung nagkaka-power once na mag ignition on tayo. So, example, ito, may ignition ako dito. 2 wires lang.
So, yung red dito, yung main. Yung black naman, yung accessories wire. So, dun yung siya i-coconnect sa black. Kasi nagkaka-power lang yung black na yan pag nag-on yung susian ko. Pero pag nakapatay, wala yung power. So, dun yung siya i-coconnect yung kulay orange natin sa accessories wire ng motor natin. Then, meron tayo ditong ihuli na natin itong kulay blue kasi medyo komplikado dito. So, dito muna tayo sa pink and gray wire. So, kung yung motor nyo is battery operated, hindi nyo na kinakailangan yung kulay pink. Yan. Hindi na natin kailangan ito kung battery operated yung motor natin. So, alis lahat naman ng motor ngayon, battery operated na. Bira na lang yung stator. Yung kulay gray na to, i-coconnect natin to sa pulsar ng motor natin. So, saan natin makikita yung pulsar? Doon natin makikita to sa ating stator. Doon nakalagay yung pulsar natin. So, ang kulay nun, madalas, is blue and white. Yun yung kulay nun sa stator natin. Itatap mo lang to doon. Kasi ito, yung gray na to, negative to. Pag nalagyan ng or nadikitan ng negative supply yung ating pulsar, mamamatay yung ating motor. So, kaya ito yung kill switch ng ating device. Kill switch yan, yung gray. Importante na ikakabit nyo yan, mga boss. Huwag nyo siya ikakabit sa positive. Kasi pwede mag-short yung motor natin or yung wirings. Kasi ang supply nito is negative. Parehas na lang negative ng pink. Yan. So, dun nyo ito ikakabit ha, sa pulsar natin. Ngayon naman, papasok naman itong pink na to once na yung motor natin is stator drive pa. So, mga stator drive, ganito yung kadalasan na kanilang switch. Apat. Apat yung wire nila. Ang hahanapin nyo dito yung kill switch natin. Which is, ito yung kulay black-white. Ayan o. White and black. Ayan, white and black. So, ang connection nito mga boss, kunin nyo itong gray and yung pink nyo. Gamitin nyo siya parehas. Tapos, ang gagawin nyo, ikakat nyo itong black and white na to. So, example, nakat na natin siya. Ayan, meron na akong black and white dito. Ayan. So, ipuputuloy nyo siya dito. Ayan, nakakat na siya. Then, yung isa, kukonect nyo dito sa ating pink. Yung isa naman, i-coconnect nyo sa gray natin. So, bali ganyan yung magiging mangyayari dyan. Yan. So, yung pink, i-coconnect nyo dito sa isang black and white na pinutol natin. Tapos yung gray, i-coconnect nyo rin dito sa pinagputulan natin. Yan. Bali ganyan yung mangyayari dyan, mga boss. Yan. Ganyan siya. Pagka stator drive yung motor natin. Okay, so malinaw tayo dun mga boss ah. Tapos, isa na lang yung natitira natin ditong wire. So ito na nga yung kulay blue. Yan, may kulay blue tayo dito. Ang blue natin dito, ang connection nito, starter line to. Positive ang kanyang nilalabas na kuryente. Kaya hindi mo siya pwedeng ikabit sa mga negative trigger na starter line. Like, Mio Sporty. So, kadalasan naman ng mga negative trigger is motor ng Yamaha. Kaya hindi mo siya pwede erekta sa starter line na blue and white. Kasi hindi rin mag-i-start yung motor mo. Kasi positive to. Then, yung trigger nun is negative. Kaya hindi sila compatible. So, anong mga paraan? So, dalawa yung paraan natin dyan para mapagana natin yung start kapag ka negative trigger yung motor. Pero pag positive, ika-connect nyo lang to dun sa starter line ng motor. So, sa positive nyo siya i-connect. Kadalasan nun, ang kulay nun, red and yellow. Madalas ganun. Basta hanapin nyo na lang, gamitan nyo ng test light kung ano yung positive ng starter line. So, pero pag negative, ganito yung gagawin nyo.
kailangan nyo ng relay. So, ordinaryong relay lang, pang corn. 4 pin yung hanapin nyo. So, ito yung number 30. Ito yung 85, ito yung 86. Ito naman yung 87. Ang gagawin nyo, yung number 30 ng relay na gagawin nyo, kung i-convert nyo yung ano ha, yung starter line ng motor nyo sa negative. Kasi itong relay, kaya niyang i-convert yung positive into negative and negative into positive. I-convert natin yung positive na ilalabas na ito into negative gamit tong relay. So, ang gagawin nyo dito, yung number 30 at number 85, pagsamahin nyo siya. Tapos, pag pinagsama nyo itong dalawa, 85 at number 30, i-connect nyo siya sa ground ng motor. Pwedeng sa battery, pwedeng sa body ground ng motor. Okay? Tandaan nyo guys, ha? Sulat nyo. Then, ito namang number 86. I-connect nyo naman to sa blue wire ng alarm. Ito yun. Yung blue wire natin. Yan. I-connect nyo siya dyan. Ito yung trigger. Magsisibli yung trigger ng ating relay. So, ito naman yung natitirang isang wire. Ito yung 87. Number 87 natin yan. Ang gagawin naman natin dyan, i-connect naman natin yan sa starter line natin. Doon nga sa blue and white. So, depende. Iba-ibang kulay, iba-ibang motor. So, basta, doon nyo siya i-connect sa starter line natin. So, ang ilalabas na ngayon nito, imbis na positive, negative na yung ilalabas niya. Kaya mapapagana na natin yung push start natin. Okay? So, yun yung unang paraan. Yung pangalawa naman, i-convert nyo lang yung wirings, magmo-modify kayo. Yung wirings ng ating starter line, gagawin natin positive. Sa baka sa next video natin, ganun yung gawin natin. Convert natin yung Mio. Kasi yung Mio ko, negative yun eh. Alam ko. Yung starter line niya. Gagawin ko siyang positive. So, abangan nyo na lang yun mga boss. So, yun yung dalawang paraan para mapagana nyo yung starter ng motor. Itong blue. Yun yung siya i-connect. Okay, so, actually guys, meron naman ditong ano, guide. May manual naman dito. Yan. Pero kung bago ka palang first time mo mag-i-install, hindi mo rin yan maintindihan. Kaya, yan, bilaman ko kayo ng guide kung magkakabit kayo ng alarm sa motor natin. So, yun lang.